Hello mga kapamilya all over the online world. Ayan, nag-fix-fix pa tayo ng light. Good evening po. Ang inyo pong kasama sa buhay, Jing Castaneda po. Magandang gabi. Thank you. At kayo'y muling tumututok sa atin pong gabi-gabing kwentuhan, sa ating gabi-gabing kumustahan. Uy, bagong lahat, happy birthday kay Nonong, ang akin pong kabiyak na lumang tao. Parang na paghahalatang edad. Ang akin pong better half, happy birthday kay Nonong Velasco. Siya po ang akin pong mister, asawa. Ano pa ba Fiana? Kabiyak ng dibdib, katuwang sa buhay, pasambuhay. At ang presidente ng aking fans club. Ako rin ang presidente ng kanyang fans club. Kaming dalawa po ang nag-iisang miyembro sa mga fans club natin. Happy birthday, honey! So, kung gusto niyo pong makita ang itsura ng aking asawa, gwapong-gwapo, kamukha ni John Lloyd Cruz! O, diba? Ayan, pinost ka na sa Facebook. So, baka gusto mo rin pakita Kayla ang picture ni Daddy Nonong Velasco. Ayan, so happy birthday po! And, kung may panahon po kayo ngayong gabi, pagdasal nyo naman ang aking hubby Nonong, please send prayers to him and whatever he wishes for will come through. At ano yan, bilib na bilib ako dyan dahil sobra po siyang dedicated sa ika nga mga sa paggawa ng pagbabago, di ba? Whatever help he can do, whatever change he can make in order to improve the life or the lives of others, make a difference in the lives of others, and create a better community. Yan si Nonong. So, oy, di ba, may sign pa. Happy birthday. So, di ba, gwapo? O, kamukha ni John Lloyd. Takpan niyo yung ilalim, matalay tingnan niyo. John Lloyd Cruz, oh, diba? So, ayan. Okay ba? Diba? Sobra akong bias. Ay, si Tita Susan! Tita Susan! Uy, proud ako, nanunod sa akin. Ang Managing Director ng ABS-CBN Foundation, walang iba kung hindi, si Susan Bautista, a fan. Siyang original fan, kasi she's a fan. Corny. Hi, Tita Susan. Happy birthday din daw kay Hubby Nono. Uy, Tita, huwag kang umalis ha. Makinig ka. Dahil ang topic natin ngayon ay para sa'yo. Para sa'yo daw. De, yung topic po natin, anger management. Ayan. Hindi naman, ang galingan ni Tita Susan eh, di ba? Ano siya? She handles stress gracefully. She handles anger gracefully. Pag lang mapupuno, alam niyo na, pag puno na ang salop, ako dated na naman yun, mga lumang pelikula na naman yun. Oh, yan. So, actually, yung akin pong mister, si Nonong, siya ang kailangan makinig. Kasi, ano yan, bugnutin. So, kailangan matutong mag-anger management. O, yung mga may tanong, padala na. Yung mga may kwento, padala na. Yung mga namumroblema sa kanilang mga asawa, mga mommy, daddy, kuya, tito, tita, ate, or mga bunso, 'di ba? O sa mga ano, namang problema sa kanilang mga boss, 'di ba? Dahil hindi marunong mag-handle ng stress. Hindi marunong mag-handle ng inis, ng galit. Ayan, ikwento niyo na po sa amin. Pagkakataon niyo na 'to. Ayan, pagkakataon niyo na para bumawi. 'Di pagkakataon niyo na para makahingi ng payo. Ayan. So mamaya papakilala ko yung bisita natin. Pero sa ngayon, batiin muna natin, basahin muna natin yung mga bumabati kay Nonong. Mabilis na mabilis lang po. Si Hadja Abedin, watching from Qatar. Shout out po sa my birthday. Thank you, Hadja. Si Marites Yap, happy birthday daw kay Nonong. Thank you rin. Si Alwin Belieza, handsome. O, diba? Handsome puppy. Oo, dapat sabihin nyo handsome. Kung di, di-delete ko yung comment nyo. Si Mona Lisa Arcelia, watching from Bukidnon. Uy, shout out my husband Henrich and daughter Mathea. Ang ganda naman ng pangalan. Henrich and Mathea. Si Julie Sige, kanina I greeted him. Uy, I prayed for your hobby. Thank you, Julie.
Thank you. Kailangan talaga ng prayers kasi itong asawa ko, every day is out on field, no? He's the head of the Sustainable Development Goals sa Office of the Mayor ng Quezon City. So araw-araw pumapasok siya. So kahit may COVID, physically he's out there. So prayers talaga, no, to protect him from COVID and to continue to give him strength physically, spiritually, emotionally, and financially. Diba? Sa pagharap dun sa kanyang trabaho at sa pagharap sa buhay. Tama ba, Irene? Si Irene De Leon? Ayan. Sino pa? Sila. Nancy Treyes. Uy, ang gwapo daw ni Mr. Velasco. Nancy, pag nakita mong may kasamang ibang babae, isumbong mo agad sa akin na i-comment mo agad. Uy, hindi. Mabait yun. For sure. Dahil magaling ako magbantay. Ay! Bantay bata! Bantay bata! Bantay matanda! Tiyo muna. Ate, I need this. Okay, Next! Sino pang mga babatiin natin? Buti na lang, malakas yung ating audio. Pero kabit na rin natin to. Si Love J. Saucing, ayan. Sino pa? Sila, Nitsi. Birthday daw. Thank you, Nitsi. Si Richard Apaw, happy birthday. Sino pa? Sila. Ayan, si Nitsi, tapos na. Si Josephine Palma, happy birthday daw kay Hubby Nonong. Thank you mga kapamilya ha, makasambuhay. Sophia Palati, watching from Sarangani. Si Julie Sige, ayan, good evening din. Weng Noda, ayan. Happy birthday po sa asawa nyo. Thank you, Weng. Alwin Belleza, watching from Cavite. Riza Pangandaman, ayan. Uy, idol daw. Thank you, Riza. Ikaw ay isa sa mga gymnastics. Chari Sentones, sino pa? Weng Noda, ayan, babasa na natin. Sino pa? Si Ilin Kalihan o Kalila, Kalihan, tama. From Negros. Si Mona Lisa Arcilia, ayan, binasa natin kanina. O si Ellie Woods, the Renatics, Team My Mighty Mayward o Gymnastics din. Ato si Ellie Woods, ano to eh? Idol natin to, solid to eh. Sabi niya, laban, kapamilya. Iwas stress. Tina! Hi, Tina! Si Tina Pasyon, ang atin pong napakagaling na pinuno ng atin pong Children's Village. Thank you, Tina, ha, for taking care of the kids. Salamat, salamat. Uy, tinext kita, ha, pagdasal mo ko, ha, tonight. Emmy Banara, bakit kaya lagi akong nagagalit sa kaunting bagay? Is it because senior citizen na ako? Uy, maganda yung tanong mo, Emmy. Tanong natin yan mamaya sa ating bisita. May connection ba ang edad, ang pagtanda sa pagiging magagalitin? Diba? Pag tumatanda pa tayo, mas madali tayong ma-stress. Mas madaling uminit ang ulo. Parang, alamin natin mamaya. Pero sa akin parang hindi, no? Kahit naman tumatanda ako, hindi naman ako nagiging bugnutin. O sino pa? Mabilis na mabilis? Si Ilin Kalilan o Kalihan, ayan. Si Josephine Del Rosario, si Janela Yu, si Regine Begosa, ayan. O balikan natin yung iba, Xavier Colliado, balikan natin yung iba. At yung inyong mga tanong, padala nyo na. Lucy Kyokson, padala nyo na. Pagkakataon nyo ng magtanong, pagkakataon nyo ng magkwento. Sa mga nagpapasakit sa inyong mga ulo, lalo na ngayon ha, dahil quarantine. Naku, 24/7, nagbabanggaan tayo ng physically ha, ng ating mga kapamilya, mga nanay, mga tatay sa isang bubong. Diba? So, mas madali siguro magkainisan. Diba? Alamin nga natin, ito napakagaling. Alam nyo naman yung ating mga ini-interview, no? Mga tatak ABS-CBN, magagaling pagdating sa isip, diba? Matatalino, pero busilak ang puso. Busilak! Ang lalim naman Tagalog yun. Hindi. Handang tumulong, 'di ba, serbisyo pag, sa pagbibigay ng serbisyo publiko, pagbibigay ng serbisyong totoo. Ay, ibang channel pala 'yun. Pero totoo naman. So pakilala na po natin ang ating bisita, ang atin pong psychologist si Dr. Lilian Ng-Gui, chairperson of the Counseling Division of the Psychological Association of the Philippines at sa SLU, the Sunflower Children's Center at psychologist and relational life coach. O, diba? Uy, Doc! Hello, Doc! Good evening, Doc! Hello! Good evening sa inyong lahat.
At happy birthday din ha, sa better half mo. Nakamukha ni John Lloyd. We'll always pray for him. Doc, we'll always pray you, for Doc. Him. Thank you, Doc, ha. Doc, in fairness, ha, bagay sa iyo yung iyong aura ngayon. Bagay sa iyong hindi nagda-died. Oo nga, di ba? No, sa dami ng problema ng tao, sabi ko nga, yan ang list na poproblemahin ko. Unahin bagay sa iyo, Doc. Ikaw ang babaeng nga. Richard Gere. Salamat, diba? Ha. Hindi lahat binabagayan. Doc, nakita niyo ba si Celeste Legaspi? Ay, oo, idol ko siya. Pretty, oh. No? Very, very pretty. Pareho kayo kasi. She has silvery white hair. Hindi siya nagpapakulay. And but she looks so regal. Parehong-pareho kayo. May aura kayo talaga of your beauty, Doc. Beauty. At tingin ko, Doc, magaling ka mag-manage ng anger. Kaya, di ba, the beauty comes from within. Pero, Doc, dapat you practice what you preach. Ikaw ba ay ano? Alam na. Ikaw ba ay laging kalmado, Doc? Hindi naman parating laging kalmado. Kasi ang anger, may tatlong klase yan eh. Di ba, Jing? May mga tao kung galit sila, they would rather na, ay, ayoko lang. Yan ang tinatawag natin passive-aggressive. Yung parang ayaw ko sumali dyan, ayaw ko yung gulo na yan, bahala na kayo. Pero sa loob niya, kulong-kulo na yung galit niya. Di ba? Nandiyan naman, may mga taong ganun eh. Madalas nakikita natin para ayoko makisali diyan, ayoko magalit. Hayaan mo na lang siya. Actually, that's not healthy kasi kinikimkim mo yung galit mo. Eh. Ayaw mo lang mag-hold responsibility sa galit mo. Eh. You don't want to be responsible for your anger and what you do in your anger moments. Di ba? Meron naman tayong tinatawag na open aggression. Yung open aggression, yung walang ginawa kundi yun, konting bagay lang, galit na. But nauna, bakit ka nandiyan sa unahan ko? Nakapila tayo ah. Yung walang ginawa kundi yung mali tayo, parating galit. Well, that's not healthy as well. But there's another anger na maganda siya. Assertive anger. Maganda yun. In a way, you assert what you feel. You are responsible for your emotions. Diba? When we, especially with our spouse, we tell them, honey, okay, nagagalit ako kasi ito nangyari, ito ang ginawa mo. Assertive anger is healthy as well. Doc, namamana ba yan? Kasi di ba, pag lumaki ka ba sa isang kultura or atmosphere no of anger, di ba, yung sinabi ninyong passive anger or yung pangalawa, ano yung pangalawa, Doc? Yung kumukulo na yung dubo mo? Yun, ang aggressive. Aggressive. Ay, hindi, pangalawa, open aggressive. Open aggression na anger. Okay. So, pag dumaki ka ba sa ganong atmosphere, Doc, does that mean magiging ganong ka rin? Hindi yan minamana eh. Pero you learn that behavior. You acquire that. Kasi nakikita mo, lahat ng tao, di ba? Madalas nakikita. Most of this happen, ha? I do coaching sa mga relationships. Most of the time, the men will always say, ay, ayoko magalit sa kanya eh. Ayoko sabihin mali niya eh. Ayokong away eh. Kasi ganyan din ang tatay ko eh. Diba? Some people would say, kasi ganyan tatay ko eh. Kasi ganyan nanay ko. You don't inherit it, but you acquire it. Kasi kala mo yan ang tama eh. Yan ang ginagawa eh. So, growing up in a family na ganyan, na-acquire mo. The same way growing up in a family wherein konting bagay lang, galit ka na, nagwawala ka na, nagsisigaw ka na, nagdadabog ka na. So you think all of these are normal. So you acquire them. Hindi siya namamana. You can unlearn yung ganyan, ha. It's also, you can also unlearn this kind of behavior. Mm-hmm. Doc, pero totoo ba yung sinasabi nila na pag matanda ka na, di ba? Kanina, yung tanong sa atin, no, nung ating, nung nakikinig, pag tumatanda, mas nagiging daw siyang masungit. May connection ba, Doc, yung pagtanda mo sa iyong bilis na magalit? Matanda ba? Ouch, ah. Hindi. Pag matanda ka na, more often than not, ang mga may edad na, mas pasensyoso na eh. Namimili na yan ng mga bagay na ikagagalit o hindi eh. But you know, as studying about anger and understanding what anger is, because I also have clients who are senior na, and talagang parang volcano na mag-erupt siya, no? Trying to find out the reason why. It's not because the person is, pwede yun dahil siguro yan ang nakagisnat niya. But most of the time, nakikita ko in the process of therapy, nakikita ko,
kadalasan it's poor nutrition. Hindi siya kumakain ng maayos. Yes, nutrition has a lot of it has a lot of ang pag kinakain natin effect no sa ating katawan eh. Isa pa, tandaan natin yung mga elderly, marami silang maintenance na gamot. And this medicine sometimes can cause them to be, you know, forgetful, di ba? To be very impatient, to be cranky, to be sleepy. So these are the main reasons nakikita ko kaya madaling magalit, matatanda. But normally the elderly mas ano hinahayaan na nila eh. But when you see elderly like that, look into their nutrition, yung kinakain nila, and check yung gamot na iniinom nila. Most of the time, doon mo makikita. Dok, bakit? Anong connection ng pagkain? Ng nutrition? For example, kung ang matanda, hindi kumakain ng maayos, di ba? So, anong nutrition na papasok sa katawan niya? Eh, katawan niya, habang everyday, as we live, kailangan natin ng right nutrition. Remember, inom ng kape is not the solution, di ba? Kadalasan mga ibang matatanda sanay na magkape, kape ng kape. Yes, coffee is good. Enough coffee helps you, you know, eliminate migraine. But too much coffee for your body and when you're elderly na, hindi na maganda 'yan. You have to eat mga masusustansyang pagkain like vegetables. Eh, kung karne ka naman ng karne. Inom ka ng inom ng mga soda, hindi ka umiinom ng tubig. Ano mangyayari? Poor nutrition will really, it affects the brain. It affects everything in the body system. So, kailangan talaga, as we grow old, we have to be watchful of what we eat. Hindi na pwede yung basta-basta. Hindi naman sinasabi, hindi mo pwede kainin. Kainin mo lang dahan-dahan lang, not too much. Okay. Pero, Doc, yung mga iba naman, di ba, na mulat sa pool, yun naman yung kinakain. Pero I guess yun yung text ng ating yun yung comment sa atin, no. Pero ngayon matanda na siya, wala namang nagbago sa kanyang routine, and yet napansin niya bigla siyang nagiging masungit. Then the next step is to find out, what are you doing every day? Are you bored? Are you angry? Are you afraid? Or are you lonely? Kasi ang anger, hindi naman yung parang nakikita natin galit, ay nagwawala na siya, hindi eh. Ang anger most of the time, may pinanggagalingan yan eh. Kadalasan sinasabi nila, you know, anger, nagagalit ako kasi, hindi eh. Anger is very, very basic eh. Para yan ng joy, di ba? Anger is very, very human emotion. Para lang siya ng happiness, sadness, anxiety. Nandyan lahat yan eh. So, dapat alamin natin, bakit tayo nagagalit? Because anger can also be a survival, basic survival skill eh. Na ginagamit ng natin for everyday. So, ibig ko sabihin, Doc, acceptance din, no? Na it's normal to be angry. It's okay to be angry, di ba? Wala namang kinasama. Look, Jesus Christ was also angry. But getting angry for the right reason. And getting angry, after, and you're angry, what do you do? Yan ang importante. Kasi mga tao, galit na, tapos pinagpaplanuhan niya. Remember, ang anger is inside our mind. It's in our thoughts. Hindi sa tao, hindi sa ibang tao. Hindi sa ginawa ng ibang tao. It's always in our mind and in our thoughts. Okay. So, Doc, importante pala na may konting, may reflection, no? Kung ano yung pinanggagalingan ng iyong galit. Yes. Strange, huh? Pero anger most of the time comes from love. Kung hindi mo mahal ang isang tao, hindi ka magagalit. Diba? It's very true. So you have to understand where that anger is coming from. But most of the time, no, anger really comes from love. Mahal. Kaya kanya kayang saktan eh. You know, anybody in the streets, hindi naman ikaw kaya saktan. Walang effect. Oo. Walang effect. But your nonong, pag may ginawa mali, masasaktan Correct. Ka. Kasi mahal mo siya. Diba? Okay. So Doc, itong pinapakita natin ngayon, anger versus rage. Anong pagkakaiba nito? So yung una sinasabi ninyo, no, dito sa slide, yung rage is an ultimate manifestation of extreme anger. Mali bang rage, Doc? Sabi niyo yung anger is a normal emotion. Pero yung rage, mali ba 'yun? Ang rage is galit ka na. Bakit ka ba magagalit ng ganyang kagalit? Pwede mo naman pwede mo nang mabawasan eh.
pwede mo naman pag-isipan eh, bakit, paano, saan nanggaling. And you know, in your anger, you can always control it. It is when it is out of control na nagiging rage na yan. Galit na galit ka na, di ba? Galit ka, di ba kadalasan sinasabi ng mga tao, galit na ako, makapapatay ko na siya. Right? That is rage. So what, why? When you can control naman your anger. Okay. So, Doc, yung hindi dapat mabot sa rage ang iyong anger. Hindi. Kasi alam mo, madalas, no, yung rage na yan, yan yung nagiging dahilan para manakit ka na. Okay? It always starts with a simple anger. Galit ka. That's why you have to find out, bakit ako galit? Galit ba ako dahil na-insulto ako? Kung na-insulto ako, saan nanggagaling itong feeling ko na na-i-insulto ako? Try to find out. And most of the time, if you will find out, either kulang sa pagmamahal, hindi naman pwede sobra. Minsan sobra sa pagmamahal, but most of the time, it's always out of love. Kaya ka galit na galit. Dok, anong mga paraan para mapigilan mo na yung iyong anger ay umabot sa rage? Number one, sa totoo lang, try to find out ano ba ang kinagagalit mo. Okay? Kung galit ka, you know, if you are going to, alam mo na puputok ka na, alam mo na sisigaw ka na, alam mo na babastusin mo na yung taong kahat mo kasi sobra na ang galit mo dahil sobra na pang iinsulto niya sa'yo. It won't hurt if you will step back and go away from that heated argument. Hindi ka duwag if you will just step away from that situation. So, Doc, totoo pala yung sinasabi nilang count to 10. Ay, pag alam mo, kadalasan sa practice ko, 1, 2, 3, galit pa yung client ko. So, ang ginagawa ko para humaba-haba, okay, 1,000, 1. Tapos ano, 1, 2, 3, tapos upakan mo na. Hindi ka umabot sa 10. Ako, and that's why I was saying, count 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. I always start my client with 1,001 para mahaba-haba naman yun sasabihin niya, ika-count niya. So yun ang purpose nun, Doc, para ikaw ay kumalma. Kaya ka dapat nagbibilang. No? Tandaan natin, oo. Yung rage ay yung galit, para yan alon eh. Hindi naman siya mataas na mataas parate yung galit. Hindi naman pwede 24/7 yan, di ba? Oo. Aangat siya, pero dadating yung time, baba siya. So paano natin ikakalma yan? That's how we should do it. Yun yung susi, Doc, no? Yun yung susi. Doc, ang galing-galing mo kasi ang daming nagtitexto, ang daming nagpapadala ng message. Sabi ni Grace Palapal, uy, kasama natin to sa Bantay Bata, Doc. Ito, kailangan niya ng payo talaga, Doc, kung paano niya pababain yung kanyang ano, inis. Doc, pag may, syempre, di ba, hindi mo naman maalis. Pag yung iyong mga kasamahan, di ba, ang paulit-ulit, halimbawa, di ba, yung trabaho, paulit-ulit, mali pa rin. So talagang, Doc, di ba, tao lang. Tao lang po. Tama, tama. Tama, ako din, okay? But when I started to understand my faults, understand my failure, doon ko medyo naintindihan sila. Because some people, ako din eh, my first reaction was, 50 beses na sinabi sa'yo, yet hindi mo pa nagigets. But you know, as I understand and as I went deeply into understanding human behavior, hindi naman lahat ng tao na naiintindihan sinasabi natin. Tandaan natin, may mga tao magaling sa classroom kung kaharapan teacher. May mga tao hindi kailangan teacher, basta basahin lang libro, alam nila. There are different ways of learning. Maybe the person we're talking to is not adept sa, you know, catching instructions. Sa, kaya minsan, ang ginagawa ko, I write it down. I write it number one, number two, number three. And then para empower din siya, hindi mo naman siya i-degrade. I tell her, sige, pag nagawa mo ito, i-check mo ha, para alam na alam mo na kaya mo pala itong gawain. So, ito yung tanongin ko sa inyo, Doc, ha, kasi ito yung sinasabi sa akin ni Grace, si Grace, no, minsan pinapayuhan niya ako, ma'am, mabait ka kasi masyado, dapat marunong ka rin magalit, yan, ginaganyan niya ako, kasi minsan, may mga kasamahan kami na ano eh, na totoo naman, Doc, 'di ba, yung parang umaabuso rin. So, anong input mo, Doc, dun sa sinasabi ni Grace na hindi rin pwede kasing masyado kang parating kalmado, parating mong iniintindi yung iba kasi nga hindi naman lahat
titino, di ba? Titino doon sa ganung paraan. Baka nga meron, kumbaga sa anak, Dok, eh, iba-ibang ano, no, disciplining methods. Baka kailangan, may mga tao na kailangan kang sumabog para sila makinig, sumunod. Anong input mo doon, Dok? Pang tanong, ba't hindi ka nagagalit? Pag sobra na siya, ba't hindi ka nagagalit? So going back, that is passive-aggressive. Kasi ayaw mo makasakit ng kapwa. Ayaw mo masaktan siya. Diba? Number one, ayaw mo masaktan siya. You care for the feeling of that other person. That is very true and very noble. But again, I always tell my client also, before I will take care of your feelings, I will take care of my feelings first. Because if I will withhold the true feelings that I have, I will not be feeling good about you. And if I don't feel good about you, then we will not have a healthy relationship. So I hope you don't mind kung sasabihin ko sa'yo, sobra na akong galit sa'yo kasi ilang beses yun. You start first, but you have to really say it to the person kasi hindi naman pwedeng hindi sasabihin. It will be unfair to you. It will also be unfair sa kanya. But you know how importante naman how you handle your anger. Hindi naman masama magalit eh. It's okay to get angry. How do you handle your anger? May mga tao, maski galit na siya, ang galing-galing pa niya magdala ng anger niya. Pag pinanonood ko siya, ang galing. Lagpak na lagpak ako. Kasi ang galing niya magdala ng galit niya to a point na yung katapat niya, hindi man maiyak sa mga hindi man maiyak sa kanyang body gesture, tone of voice, pero talaga manliliit sa mga words na binibitawan niya at pinag-aaralan niya at dahan-dahan binibitawan. Okay. So okay lang pala, Dok, makasakit ng damdamin. Kung ikaw yung nasa ikaw yung nasa tama, 'di ba? Hindi because going back again, what is your intention? Is your intention to hurt the person? No. But it is also not your intention to fool that person into believing what he or she believes in is true. You going back, you care for the person. That is why you're sacrificing yourself. Kaya nga, you're going to step out of your comfort zone so that this person will understand na itong ginagawa niya ay mali. Baka balang araw masakpan lang siya. Okay. Ito, Dok, ayan, si Marina Montejo, sabi niya, magagaling talaga pag ABS-CBN, pag suki ng ABS-CBN. O, syempre, kita nyo naman, magaling na, maganda pa, di ba, Dok? Next. Si Jonah San Pascual, ano po ang dapat gawin pag mabilis uminit ang ulo? So bukod dun sa sinabi mo, Dok, na 1001, 1002, 1003, may iba ka pa bang tips, Dok? Alamin mo muna kung what are the things that will trigger you. Kasi importante yan eh. May mga tao, hindi ba, if they talk about politics, nag-aaway na sila. So alamin mo muna, ano yung mga bagay-bagay na nakaka-trigger sa iyo. For example, ako, hindi mo ako madaling mapagalit eh. Hindi mo ako madaling mainis eh. But when it comes to social injustice, kung nakikita ko isang batang sa kalsada, batang grasa o taong grasa niloloko at binabastos mo, mapapababaan mo ako ng kotse at kakausapin kita. And I will not care who you think I am, but I will always talk to you because, you know, something that irritates me very much and makes me angry is when social injustice is happening in front of me. So alamin mo kung anong bagay na kinaayaw mo that will trigger you. Number two, when you're angry, as I mentioned, you step aside. And then, you know, you try to take some breathing exercises sa labas na lang. Huwag mo na lang siya muna tignan for a while, di ba? And then some people, you know, they I would always advise just go away, you know, drink some water so that your brain will have more oxygen and you can think better. Okay. Next, Doc, si Lilia Hanoyan, si Ming Cadiz, ayan, Lucy Kyokson, may gampo ba sa anxiety? Meron po. Marami pong gamot nandyan sa market that helps people with anxiety. But again, you know, I have a YouTube page which I said, do not do self-diagnosis. It's very harmful. Unless you see a professional, at sasabihin sa inyo ng professional na yan na, you have anxiety and you need medication, that's the only time you take medication. But if not prescribed by a professional, do not, because that's not good for your body, that's not going to be healthy for your mental state. Pero may gamot, maraming gamot to help calm. Believe it or not, I know a lot of people, akala nyo okay na okay sa
ang tawag dyan, manageable. Bakit sila manageable? Because they're under medication due to their anxiety. Lalo na sa panahon ngayon, Miss Jing, lalo na sa panahon ngayon. Mm-mm. Okay, next. Nancy Treyes, ang ganda pala ni Dr. Lilian. Oo naman, di ba? Thank Dok, you. Kayo, walang kupa si Doc. Si Anna Femar, and then si Julie Sige. Doc, ask ko lang. Uy, maganda tong tanong ni Julie, Doc. Yung mga nagme-menopause, mainitin po ang ulo. How can we control anger, Doc? O Doc, menopause. Yung mga nagme-menopause. Tama siya, no? Yung mood swings, yung mga nagme-menopause. Because of the hormonal changes. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Nandiyan nababawasan, nandiyan nadagdagan. That is why it's very, very important to always consult your OB-GYN. You know, pag as a person ages and going to menopause, meron naman mga binibigay ang OB-GYN kung ano mga magandang gamot sa transition na yan. Go to your OB lang. That's okay. Very normal. Next, si Abby Albert, Lolit Pantoja, si Nancy Treyes, Doc, bakit malimit ang babae ang mainitin ng ulo? Tama ba yun, Doc? Babae bang mas mainitin ng ulo? May studies sabi, ba? Sabi nila, di ba, no? Remember, ang babae, maraming pinagdadaanan sa katawan natin. Hormonal changes, we always have that. Nanganak, manganak, magkaroon, tapos, ganun. Hindi naman, maybe because tayong babae din, basically, we are very open. Mas madaldal tayo, mas expressive tayo ng nararamdaman natin kaysa sa mga lalaki. Minsan, di ba, mga lalaki, Han, ano ba, galit ka ba? Okay lang. Han, ano ba? They don't want to express it. Parang passive-aggressive, di ba? But you know, tapos mag-e-erupt sila, magwawala sila, bigla masyashock ka. Unlike babae, salita ng salita. So yung lalaki, more or less, alam na kung ano naramdaman niya. Kasi sinasabi na niya for the past 10 days. Eh. So it doesn't mean na mas madali nagagalit. Hindi yun. Mas expressive lang tayo, mga babae. So kaya, Doc, totoo yung sinasabi nilang pag lalaki ang nagalit, matindi. Kasi mas marami sa kanila e passive-aggressive, yes. Okay. Next, Doc, ito, si Joy Nonan. Doc, paano makontrol ang galit? Yung kahit sa maliliit na bagay para hindi umabot sa rage. Kanina, Doc, may binanggit ka na eh. And then, ito, baka pwede nating pasadahan tong inyong slide. No? Kanina, oo. We always have to consider, no, what's the best way to react? Ito ba, pagtalakan ko ba ito? Is this the best way to react? Naku, baka mag-backfire sa'yo yan. It shows a lot about your personality kung ganyan ka. Diba? You have, the second thing, you have to understand, you, in your anger, in your rage, you still have control. Why? Because that is your own emotions. You still have control and you can relax and stay calm. How can you stay calm kung alam mo, may sasabihin ka na, you will regret? Try to bite your tongue. Hindi ko man sinabi hanggang dumugol. Try to keep calm. Huwag ka mag-react. Walang mawawala naman kung hindi ka mag-react eh. Diba? Kung siya ang react ng i-react, just look at the people around you. Siya ang pagtitinginan, hindi naman ikaw eh. Diba? Look, may ano rin kasi, pride, diba? Pride. Yun ang issue. Ego eh. You know, yung ego, yung, alam mo, maski lamunin ka niya sa harapan ng lahat ng tao, maski talakan ka niya, pahiyain ka niya sa harapan ng tao, even if you're wrong, but you know how to carry yourself, you are calm, you are relaxed, magiging siya ang may mali. Because you know how to carry yourself. Diba? Okay. Ayan nga, I don't count to 10, 1,001. You do exercise. How do you exercise? I saw many years ago some techniques, you know, they said that when you're angry, you know, you can calm yourself by, you know, pressing the middle of your palm. They will not notice naman eh. Just rub the middle part of your palm. Okay? You keep a journal. You can always write down. But you know, be sure when you keep a journal na hindi niya mabasa itong babaeng ito, mukhang bruha ito, bastos siya sa akin. Keep a journal. Okay? Only for your eyes, ha? Talk to someone. Talk to someone you can trust. Diba? You can always talk to a person you can trust. But see to it, what is your intention in saying it? Are you going to cause gossips? If you are, forget it. Mali yun. Hindi tama. Seek a professional. Maraming HR. ABS-CBN is very, very good HR. We always have, you know, you can always go to your HR department. Find a professional to talk to.
And then you can always tell yourself, you know what, even if I am wrong, I did the right thing by not doing the wrong thing, by not reacting the wrong way. Okay. Because I know how to manage my anger. Ito, Doc, si Lady Iron Bangadon. Nice hearing from you. Ayan pong isang problema ko, magagalitin ako. Si Solis Fernandez, Ronald Alayon, selos o insecurity ang isa sa mga dahilan ano ng pagkagalit. Si Marie Corha, normal pong galit sa tao, dalawang klase ang galit, destructive and constructive. So Doc, meron bang constructive anger? Siguro, ibig niya sabihin sa constructive anger, yun assertive anger na. Yun honey, okay. Pag umuwi ka ng gabi talaga ha, nagagalit ako kasi hindi sa naiisip ko kung saan ka pupunta, kundi I worry about you. Nag-aalala ako sa iyo. Yes. Oo, tama. Nag-aalala ako kung sinong babae ang kasama mo. Ganon. Oh, Doc, ito. Si Solis Fernandez, si Lai Songko, si Joy Nonan, totoo po, pag mabait ka, people take advantage. O, Doc, totoo rin yung sinabi niya, ha? Si Lina Ho, Doc Lilian, ang ganda po ng topic natin. Bilang senior, hindi naman magagalitin, pero may kakilala akong senior na malapit sa akin, sobrang tapang. Ang hirap intindihin ng ugali, mahaba lang talaga ang pasensya ko. Nancy Trace, Doc, ask ko lang, bakit merong taong paggalit, hindi nawawala ang galit hanggat hindi niya nasasaktan ang tao? Uy, maganda yung tanong niya, Doc. Then that person should really go for anger management. Because in your anger, you should not hindi ba kanina sinabi ko nga, we're angry because we love. Hindi tayo mananakit dahil nagmamahal tayo. Kaya nga tayo nagagalit kasi nagsiselos tayo. Bakit tayo nagsiselos? Kasi natatakot tayo na makuha ng iba ang ating minamahal. Di ba? That's why, how can you want to hurt somebody when you are love, when it's coming from an angle of love? So kung gusto mo nang manakit at kailangan ka manakit, that is where you should really go and seek a professional. Okay, next. Si Lou Retulia, watching from Surigao City. Jem Lapura, watching from Caloocan. Adele Potohot. Next, si Joy Nonan. Doc, ano magandang gawin? Pag stressed ako, hindi ako nakatutulog. Wala po akong gana kumain. O Doc? Totoo yun. Yan ang nangyayari naman talaga sa tao na i-stress. Pero unang tanongin mo muna, bakit ka na-i-stress? Okay? What's causing you to be so stressed out? Alamin mo. And then kung alam mo na kung bakit, try to find out, etong stress ko ba, may mga bagay ba ko kayang gawain o what, hindi. You know, you can always be stressed out, but you have to be smart enough to understand things that you have control and things you have no control of. Correct. Hindi ka pwede na-stress, o tapos hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Dahil, mas mamaw problema ka kung pumangit ka dahil hindi ka nakakatulong. Mas dadagdagan yung stress mo. Kaya ako, nagaling mo yung stress na yan, always remember, there are things I can control and I cannot control. Tama. And there's also one thing I want to teach our everybody. You know, as a therapist, I've dealt with many yung anger issues, yung eruption, yung talaga nananakit. Walang therapist na minsan ayaw yung client dahil nananakit. I teach them how to handle themselves when they're anxious or angry. And I found out recently, just last month, it is being shown and, you know, used in one move, one Netflix. It's called, It's Okay to Not Be Okay. Do the butterfly hug. Use your two hands. Always imagine your hands. Put your hands cross over on your shoulder, diba? Alternately tap yourself. And this is very good if you are anxious. And it will help people who have depression. Usually, I do this only with children who has anxiety disorder or children who are, you know, who has some disorder. Para matame ang galit nila and frustration, I teach it kasi bata, yung kamay, kayang-kaya hanggang shoulder, diba? Over the shoulder. So, kinakalma mo yung sarili mo? Yes. Should be alternate. It's one way of telling yourself, hey, you're okay. You'll ilang be okay. Ilang minutes yung Doc? O may count ba yan? A few lang. And you know, a few lang. This is what I also practice with my clients who are, you know, anxious or depressed or unmanageable rage talaga. Oops, sabi ko, what did I tell you? Okay, where's our hands? Let's start. Cross our hands. Let's do it together. You cannot alternate. Okay. Just alternate. Be quiet lang. Ganun. Doc, ito, yung mga sinasabi nilang ilabas mo yung galit mo sa isang bagay. So, halimbawa,
yung mga nagki-kickboxing o kaya kukuha ka ng plato na alam mo yung doc, yung isang events place, yung chateau. Yes, Pampanga. Ibabato mo yung plato. So, is that advisable, doc? Yung ilalabas mo yung galit mo sa isang bagay, hindi tao, no? So, either basagin mo yung pinggan, ibato mo yung whatever. Actually, that's very good. Ako, I would advise, kasi ngayon sa nangyayari sa atin, we cannot anymore much go out, no? Basketball is one good way to let out your anger. Hindi sa makipaglaro ka at batuhin mo, saktan mo ibang tao. On your own. Ikaw lang. Okay? Kickboxing, that's good. Do it. Bakit ba? Anong effect? Anong effect nitong mga activities na to? Because you're releasing energy. That is, anger is an energy. It's a negative energy inside you. Eh. Release it. One good way is also playing the piano. Using your hands, diba? You play the piano. Babang mo, bug. I know of someone, a very good composer, who can compose during pinaka-angry moments. Yeah, and very wow. Beautiful. Yeah. So, yun pala ang ano niya, Doc, ha? Inspiration. O, Doc, ito si yes. Mar Roma. Uy, ang daming questions, Doc. Si Mar Roma, Nazario Stephen, at sino pa? Si Luz Viminda Olarte, Nemia Tayab. Ayan, si Mar Roma ang tanong nila, bakit ang hirap maalis ng galit? Ayan, bakit, may isa pa dito, bakit daw ang hirap makalimot kung minsan? So, may ganun, Doc, to, yung mga nagtatanim. Kasi yung galit na sa isipan mo, you're not setting it free. Araw-araw, iniisip mo. Araw-araw, iniisip free, mo. Doc? Alam mo, pag ako, you have a choice eh. Araw-araw, pag nakikita kita, maalala ko yung ginawa mong kasamaan sa akin. Will I waste my time on that? Or will I waste my time on thinking of ano mas magandang iluto ngayon para sa family ko? You have a choice eh. You can do in your anger. You have a choice on what you want to do. Diba? Hindi mo kailangan siya parating ilagay sa isipan mo. Kasi sa totoo, paano, dapat tanuin natin, how will this anger help me? In what ways ba ito makakatulong sa akin kung araw-araw ko tinatago ito sa puso ko? Diba? Okay. Wala ang mapupuntahan yan. Doc, ito magandang tanong ni Michael Manalo. Can anger be considered a sign po ng manic episode? Uy, magandang tanong niya. Manic episode is a different thing from anger. But define muna, Doc. Define. What's manic episode? Manic yung hyper na hyper ka, nagwawala ka. Manic, galit, madaling magalit. Manic, depressive, tahimik. Okay? Manic is hyper na hyper ka. Ano ka ba talaga? Sinabi ko na sa inyo, di pwede yan. Yan, ganyan. Ganyan na ganyan. Depressive, yung parang walang nangyari. Ayoko kumilos. Bahala kayo. Okay. When a person is in the manic stage, tendency is, at galit siya, pwede mangyari yan. But not all people who are angry are manic. Hindi tama yan. Doc, yung pag nasa manic episode ka ba, is that normal? Hindi na. Manic episode? Hindi na. You have to really be, it's okay, you know, but manic episode can also be manageable as long as yung therapist mo at ikaw working hand in hand. A lot of people I know are manic, but yet they are, believe it or not, they are very, very good sa business. Hype na hype sila eh. Marami silang ideas eh. Marami silang alam gawin. Adrenaline, Doc, no? Yes. Hindi sila napapagod, hindi sila inaantok. Hanggang ating umaga, kayang-kaya. Manic, high sila. Ang depressive, parating tulog na yan. Para at mas madalas tulog. Ito, Doc, si Baby Rose Trinidad, Nancy Treyes. Sabi niya, ako, Doc, pag nakakaramdam ng stress, dasal agad para labanan ko ang stress. I was about to say, Doc, no, kasi sinasabi mo kanina, may mga bagay na wala tayong control. So yung mga bagay wala tayong control, you let God, di ba? Yung sinasabi, pasa Diyos mo na lang. Let God and let go. Let God and let go. Ang ganda nun, Doc. Ang ganda nun. Si Tata Lombrino, Joy Nonan, salamat po sa mga payo niyo, Doc. Ang ganda po. Marami po akong natututunan. Kaya pala maganda si Doc Lilian. Magaling po siya magdala ng stress. O, di ba? Galaga naman. Tito mo naman si Doc, ha? Kailangan talaga gayahin natin, no? The way Doc Lilian handles stress.
Para Dok, pag kaedad namin kayo, as beautiful pa rin, Dok, as beautiful. Ayan. Si Nutrify Manila, Tata Lombrino, Perlita Espanyola, good evening po. Nice topic. Thank you po, Doktora. Si Shell Santa Ana, bakit kahit pinipilit mo mag-move on at kalimutan yung kinagagalit mo, nagkakaroon pa rin ng ruminating thoughts? Uy, totoo to, Dok. So parang yung kanina, no? Nahirap mag-let go. Ruminating thoughts is also not healthy. Why? Because it makes you overthink. Dok, hindi maganda din. Ruminating thoughts. Anong ibig sabihin? Ruminating thoughts, in thoughts that won't go away, keeps on coming back and coming back, repeated and repeating and repeating. You know, there are ways to take that away from you. Kaya kasi sinabi ko nga, you have a choice, because rumination is also dangerous. If you're not careful of that, if you're not careful of that, it might lead you to depression. So if you're starting to overthink na, if your mind is overthinking na, stop as soon as you can. Kasi ayaw natin pumasok siya sa depression state eh. So pag nag-iisip ka pa ulit-ulit, ruminating, hindi, ganun talaga, ganun. It won't help you. Ask yourself nga, how will these thoughts of mine help me? How will this be good for me? Remember, yung ganyan na yan, they are your thoughts. Hindi yan ibang tao. They are your thoughts. So, therefore, you have control over your own thinking. Oo. Tama. Ang sinasabi nga, if you let go, I always tell my friends, let go and let God. True. When we say we let God, wag na natin balik-balikan na. When we let go and let God, totally. Yes, wag muna parang God sa iyo na, pero babawiin ko ito kasi nag-aalala na naman ako. No. When you sincerely let go and let God, you will feel the calmness inside you. Tama, I agree. Pero Dok, ha, you pray for that also, no, kasi forgiveness is grace, 'di ba? Minsan kahit anong gusto nating to let go and let God, ang bigat pa rin eh. So, ano rin talaga, Dok, in his time, no? Tama ba 'yung sabihin, Dok, in his time? Forgiveness is a process. It's not like click, 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 click. You cannot say, ay, mahal ko si Jesus Christ, I will forgive you. Pero pag nakita kita, ayaw kitang batiin eh. And then you're not sincere, you're just lying to the Lord, you're lying to yourself. You have to pray for it kasi mahirap magpatawad. Hindi madali yan, hindi madali. Lalo kung nasaktan ka sa pinakamasakit na parte ng puso mo. Okay, Doc. Elizabeth Flores, watching from Saudi Arabia, Mami Glow, SB. Si Julie Sige, Doc, can anger cause high blood pressure? Bakit pag, ano to, paggalit, nagpapalpitate ang puso? Yes, because it affects your heart. Your anger is already affecting your heart. Affecting your anger is affecting your brain, your heart, and everything. Bakit, and you have to be careful. Hormones ba yan? Ano ba yan? Oh, stress hormones, diba, Doc? Kung nagre-release kasi ng stress hormones. Sabi nila, you know, that's why I always said, you know, mental health is as important as your physical health. Because when you don't feel good, you don't think good, you don't feel good, your body reacts. Kasi nandyan yan eh. They are intertwined with one another. So, dapat mag-ingat-ingat din tayo. Kung nagagalit tayo, may mga tao sa sobrang galit, tumaas ng presyon niya. Diba? Nagpa-palpitate na siya sa galit. But you know, if you calm down, how can you calm down if someone's like this, like galit-galit? Teach them, butterfly hug. Teach them how to breathe. Kasi kadalasan kung galit tayo, we always learn to breathe in eh. Galit na galit, di ba, Rage? We have forgotten to breathe out. So breathing exercises is very, very good in managing our anger. Okay. Si Janela, you, matampuhin pag hindi pinansin, galit agad. Si Mami Glow SB, ang anxiety po ba ay kulang sa pansin ang isang bata o isang tao? Para sabihin ko this person has anxiety issues, I have to go through a lot of assessment. Meaning to say, hindi ko pwedeng sabihin, ikaw may anxiety ka just because I see signs. Correct. Hindi tama yun. That's labeling and that's very harmful. That's diagnosis without the right tool. So tama. Even as a professional, I don't say that. I always say, if you need, you know, can we go to assessment para mas maintindihan natin lahat. Go ahead, Doc. And then, sorry, Jing, yung kulang sa pansin, anxiety niya, pwede, yan ang trigger niya. You have to find out why, saan nanggagaling.
Okay. Doc, ditong nasa slide nyo kasi, gusto ko tanungin yung huli, no? Tell yourself you are right. Eh, baka naman, Doc, lalong ano, yung ego niya, di ba? Lalong giniisip mong tama ka kahit na mali ka naman. So, ano bang clarification for that, Doc? And then, how will it help in managing anger? You know, as I mentioned a while ago, when you are angry, you are like a wave. Nandyan ka eh. If I will tell you, eh kung nandyan ka sa peak ng galit mo and then sasabihin pa mali ka, ano mangyayari? Lalo ka magwawala. Di ba? But if you will just for a moment, just tell yourself, okay, I am right. It will give you the motivation to step away from the scene. Eh pag may okay ka na, mag-isip ka na, mag-iisip-isip ka na, maiintindihan mo at mali pala ako dito. Ang kailangan ko lang to tell yourself you are right at the moment when you are at the peak of your anger. So that it can be a motivation for you to walk away. To calm down. Kasi when you are calm down, maski tayo, di ba? Maski galit na tayo, nagwawala tayo. Pero pag nagbaba na, nagkalmado na tayo, we always say, ay, oo nga pala. Alam mo, dapat ito yung ginawa ko, mali ako eh. Di ba? That's very human natural reaction natin yan. Paano yun, Do? Kahit hindi totoo? Para lang kumalma muna siya? Hindi naman sa hindi totoo eh. Para lang sabihin, para for you to be motivated to just walk away. Kaysa argue ka ng argue, laban ka ng laban, sigaw na sigaw. Lalo siya mag-iinit. Lalo ka mag-iinit. Hindi ba lalo nga sila nagsusuntukan? Kasi tama ako eh, tama ako din. Tama. Si pakita ko sa'yo, tama ako. Ayan na, suntukan na. But if you will just for a moment motivate yourself, okay, tama na ako. That will give you the right to walk away na hindi ka naman manlulumo o, you know, mababa self-esteem, di ba? Because after all the anger, all the steam that has been let off, let go, dahan-dahan maiisip mo na matinong kang tao, maiisip mo na may mali ako eh. I should not have said this. I should have just done this. Eh, Doc, paano kung ikaw mismo yung may katawan? Kasi kanina sinasabi nyo, there's somebody else telling you, di ba, na tama ka, so para kumala ka. Pero kung ikaw mismo na may katawan, ang nag-iisip na, tama ako, pero bakit ayaw niya akong pakinggan? Bakit ayaw niyang sumunod? O edi mainit pa rin ulo nun, Doc? Tama ako, bakit ayaw niya ako? I'm right, how come he doesn't listen to me, di ba? We have no control na anymore. Kung ang importante, tama ka, you have control of yourself. Eh kung ayaw niya makinig sa'yo, you have no control kasi hindi naman ikaw siya eh. Tulad mo, may karapatan din siya mag-decide para sa sarili niya. We cannot control anybody. If they don't want to listen to us, they do not want to believe us. Diba? Okay. Why will I stress myself out because you don't believe me? O yun kasi diba? Tinatanong ni Maylin, Patindol, tsaka ni Mar Roma. So yun ang tinatanong. Okay, mag-alala. Kasi dadating naman ang time. Kung awayin natin sila, mas hindi sila makikinig sa atin. But if we will show good examples on how we handle our anger, mas you can win over pa siya. Okay. Pag ano, Doc, baka pwede rin ano, no, idaan sa sulat. Diba? Sulatan mo. Baka, kasi may calming effect, no, yung pagbabasa. So, tsaka kahit punitin niya yung papel, okay lang, hindi naman masasaktan yung papel. Kasi, kung ikaw sinapak niya, away. I-text mo. Sometimes, some people always ask me, paano yun? Hindi naman siya nag, for example, yung mga taong walang email, maganon, text mo. Messenger mo siya. Doc, nakakatuwa ka naman. Ang dami mong ano, Doc, blockbuster ka. Ang daming mga comments. Ayan, no? Tsaka na daming nag-thank you sa'yo, Doc. Thank you for your advice. Sabi ni Julie, si Lucy, si Evelyn Sodario, ayan. Si Marie Fe Estrada. I can manage my anger to the extent na kinakaya ako ng younger sibling because I don't react violently kagaya niya. Kaya sabi ng husband ko, bakit pinapabayaan akong i-control ng kapatid ko na mas bata? Pansin ko sa sister ko, may self-entitlement. So kami ang kailangan mag-adjust sa kanya. So para siyang may OCPD aside from her self-entitlement. Lumampas na siya sa borderline. Pinapabayaan na lang siya ng mga kapatid ko at nanay. Ano po kaya ang mainam gawin? So ito yung natanong natin kanina, Doc, di ba? Na parang minsan nga inaabuso, no?
pag hindi mo pinapatulan. So ngayon, namumroblema sila kasi walang positive effect doon sa kapatid niya. Umaabuso pa lalo kasi nga pinapabayaan na lang nila. Because yung kapatid niya, hindi kagaya niya, I mean to say, yung kapatid niya may pinagdadaanan. If the kapatid really has been diagnosed to be like that, may issues, may mental health what issues. What OCPD, Doc? Obsessive compulsive. Baka obsessive compulsive disorder siya. Okay? Disorder. Pero you know, walang, okay, pwede mo ba ihambing ang isang mansanas sa isang puto o kuchinta? Hindi. You are not dealing with someone the same level as you. Actually, sa tingin ko, hindi naman ganun. I think more on entitlement and bullying, yes. But you know, how do you deal with people like that? Hindi ka naman niya ka-level. You choose your battle. Why will I let you affect me? Kaya nga meron akong pinopost sa Facebook few months ago. Toxic family members, try to distance yourself from them. Try to limit your association with toxic family members. Because it will not help you mentally. Tama. It will not make you feel good. So try to distance yourself. Yung mga emotional vampires, no? Dok, ito yung emotional vampires. It will drain you and yun. Eh, Dok, if you're, sabi nga nila, hindi natin pwede piliin, no? Yung ating mga kapamilya. So, paano ba natin, hindi mo naman pwede avoid na lang for life, Dok? Hindi nga. Ako mahal kong kapamilya ko diyan ha. Pero may sabihin ako, hindi ko sinasabing iwasan nyo for life. Sinasabi ko iwasan nyo and limit lang ang usapan ninyo and dealings with them. Oo. You know, you don't want to expose your emotions to them again tapos para saktan-saktan kanila ulit, 'di ba? So kung nasa mga party, don't naman if there's a party you say I'm not going to go to the party kasi nandiyan siya. Ay, hindi. Go to the party, enjoy the food, enjoy talking with other people, enjoy talking to the person as well. Patiin mo siya, but keep that conversation very short and simple. No? Yes. Galing mo, Dok. Galing mo. You hit it right on its head, no? Next is Sita Galit. Oh, galit ang pangalan niya, Dok, pero hindi siya madaling magalit. Ayan. Sabi niya, watching from Abu Dhabi, UAE. So very nice topic, si Mylin Patindol. The best topic po kasi sa totoo lang, naiinis na rin ako sa sarili ko dahil ang bilis ko po magalit. O Dok, siguro bilang panghuli, yun yung magandang i-address natin na issue, no? Payo natin doon sa mga mabilis magalit. Of course, kanina marami kayong mga tips, no? Pero ano ba ang takeaway, no, ng ating audience? Alam niyo po, to be angry is okay. You know, the reason Jesus Christ came was to be like men. And even he was angry. But tularan natin siya. Paano ba si Jesus magalit? Nananakit ba siya? Nagmumura ba siya? Naninigaw ba siya? Naninipa ba siya? Ano, in his anger, what did he say? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. So it is also up to us to think good or to think bad. For after all, sabi ko, it's from our thoughts. And ako, I would always choose. Hayaan mo na siya. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko, bahala siya. Hindi niya ako nagigets, problema niya yan. Ayaw niya ako pakinggan, hindi ko ipipilit. For after all, tulad ko, siya din ay may karapatan. If that is his way or her way to learn something new, let it be. Huwag mong ipilit. At huwag mag-stress out. Tatanda tayo. Oo nga. Alam mo, Dok, isa lang ang motivation. Kung gustong maging kasing ganda ninyo, di ba? Dapat, ano, we manage our anger well. Kasi, Dok, yung physical looks, ang gandang motivation yan, Dok, di ba? Ang gandang motivation. Dok, yung mga kanina binanggit nyo, may YouTube kayo, may Facebook pa kayo, are you active online? At yung lahat ng mga gusto pong sumangguni sa inyo, where can they find you? Let's connect, like and subscribe ng YouTube channel ko. YouTube channel ko na Gabay Ali. G-A-B-A-Y, then A-L-I. Gabay Ali. A-L-I. Gabay Ali. Ang cute naman, Dok. Ikaw, millennial ka, Dok, ha? Sabi ko na,
looks can be deceiving. Galing, Doc. Thank you. Galing, galing. And ano, Doc, thank you for going online. Kasi ho, yung mga, lalo na ngayong pandemic, Doc, very, very few, no, can access experts like you. Lahat iwas ospital, hanggat pwedeng wag kang pagpunta sa ospital, hindi ka pupunta. So, thank you po for your YouTube. So, you're more active sa YouTube, Doc, instead of Facebook? I am active with Facebook, yes. YouTube also, actively online doing counseling, yes. Okay. Alam mo, Miss Jing, ako, naghahanap ako sa online and I read their posts. If I see someone who I think is falling into depression, doon ko na siya i-stalk. Papasukin ko na and ask, how are you today? Nakakatawa ka pala, Doc. Yeah. If I know it's time to ask, I will go in and ask, how are you? Gusto mong pag-usapan natin ito. Ang cute mo naman, Doc. Pero thank you po for caring thank enough, you. No? For going out of your way. So yung iyong gabay ali, Doc, is on YouTube or even on Facebook? YouTube only. YouTube only, ayan. Doc, ano ha, let's do this more often, Doc. Salamat po sa pagbibigay nyo ng payo. And thank you for being you. Thank you for having a heart service. Lalo na thank po ngayong pandemic, no? Kailangan po yung mga tulad nyo. Mabuhay ka, Doc! Salamat! And everyone, salamat for staying with us, no? And then enjoy the night tonight. Birthday na niya. Diba? Oo nga, oo nga. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Thank you. Ayan. O guys, puntahan natin yung YouTube channel ha ni Doc Lilian at hanapin natin yung Gabay Ali. Ayan. Para po tayo ay matpatuloy na makakuha ng tips mula po kay Doc Lilian Ng-Gui. At yung mga tips niya, very, very practical. Ha? Pero easier said than done. Alam ko po yun dahil yung asawa ko, guwapo pero mainisin. And buti na lang ako naman eh kabaliktaran, no? Ako matagal akong magalit. Hindi ako madaling, talala ko nung nag-Canada ako noon, nawala yung may kumuha ng passport ko, yung aking bag, no, small bag na nandoon ang passport, ang wallet, ganyan. May kumuha dun sa hotel eh basta later on ko nang nalaman. So sabi nung tita ko na kasama ko, parang for someone who lost her passport and her money and her credit card, kalmadong-kalmado daw ako. Eh, ako naman po kasi, share ko rin po sa inyo, malay nyo, matuto po kayo sa akin pong sistema. Lagi ko sing iniisip, yung solusyon, hindi yung problema. So, kahit mag-init ang ulo ko, kahit mainis ako, kahit ma-stress ako, hindi naman mag-a-appear yung aking wallet, hindi naman mag-a-appear yung aking passport, di ba? So, what will I get out of getting mad, out of getting frustrated, lalong hindi ako makaplano, lalong hindi ako makadiskarte, kung masyado kong asar, inis, galit, di ba? O pikon. So, kaya kinakaya ko na maging kalmado. At baka kayo po, so gusto nyo ninyong subukan yun, tsaka iniisip ko, sayang naman ang ating pagdederma, no? Magkakaroon na tayo ng wrinkles, di ba? Oh. Yeah, pero seriously, prayers talaga po are a huge help, no? So, sabi nga ni Doc, let God and let go. Pero, alalahanin din po natin, kailangan subukan din natin ng lahat, gawin ko anong magagawa natin para sabi nga nila, work hard, di ba? And pray hard. Para naman, hindi naman sabihin ni Lord na sa kanya na lang inaasa lahat. Okay ba tayo doon? Yes, okay tayo. O, sabi ni Mar, Purge, Roma, thank you. Uy, si Doc Lilian, oh, nag-message pa siya. Doc Lilian Ng-Gui, stay safe and keep calm, everyone. Si Glades Rondina, thank you daw, Doc Lilian. And na-miss ka raw nila sa magandang buhay, Doc Lilian. Mylene Patindol, ayan, thank you raw kay Doc at thank you rin po sa atin for bringing her online. Diba, ang galing-galing ni Doc, no? Let's come up with more practical topics, ha, para mas makasama rin natin siya. Tsaka nakatuwa siya. Stalker. Diba? Stalker si Doc. Pero of course, with good intentions. Mar Roma, Laura Castro, Evelyn Sudacio, ayan, mga nag-message sa atin. So thank you po for tuning in. Thank you for listening. Guys, share this interview. Ha? If you want to help our kapamilyas, lalo na yung mainitin ang ulo,
share niyo po ito, ha? And then like, follow, and share my social media accounts, Twitter, Instagram, Facebook, Jing Castaneda, and also my YouTube channel. Please subscribe, no, to my YouTube channel. Ang lagi po nating layunin sa pagbibigay ng impormasyon ay para po matulong sa iba. Ang lagi nga nating sinasabi, lamang ang may alam. Mapausapang pangkalusugan, mapausapang pampamilya, mapausapang pampolitika, mapausapang pang-edukasyon. So thank you again, and please stay safe. And tomorrow, kita-kita po tayo. Bukas 8:45 ng gabi, ang atin pong paksa naman bukas ay proper nutrition para po sa mga may gout. Ayan, FNRI po ang atin pong bisita bukas. So thank you again. Bye, mga kapamilya, mga kasambuhay. Jing Castaneda po. Bye!